sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay bukal mo, mapag-alapin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karinlan, puso namin iyong gabayan, ang bayan namin iyong gabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay bukawin mo, mapag-alapin puso namin sa katotohanan ay akitin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon kapistahan ng Espiritu Santo, ang pananahan niya sa mga apostol at kasamang mahal na birhen, 13 sila sa upper room, tinanggap ang Espiritu Santo. Ngayon ho, ang kumpleanyo, birthday ng simbahan. Ang simbahan ho ay hindi lamang gusali. Ang simbahan ay tao, kaui, ikaw, pamilya, eklesia domestika, at ang pamayanan. Kaya tayo ngayon ay nagdiriwang ng ating kapanganakan bilang mga binyagan. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa regalo ng pananampalataya. At ang Espiritu Santo ang siyang ating gabay, patnubay sa ating buhay, panalangin at buhay, pamilya, buhay, Kristiyano. Mga kapatid, ang bunga ng Espiritu Santo ay napakarami, 12, poco mas o menos. Ang kaloob ng Espiritu Santo ay 7. Kaya ito ay tinanggap natin sa binyag, sa kumpil, sa tuwing tayo nagkukumpisal. Kaya mga kapatid, sariwain natin muli ang mga natanggap nating kaloob, regalo ng Espiritu Santo. Kaya humingin tayo ng tawad sa Kanya upang maging marapat tayo gumanap sa banal na misteryo. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan
ng aming simbahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap na sa mga kaloob ng Espiritu Santo na bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng lahat noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nikikinirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay iyong baguhin.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pintuan ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudiyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga ginigili ko mga batid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ng lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday. Palakpakan ng bawat isa. Birthday natin ngayon. Ang Pentecostes ay kapistahan
ng simbahan. Kumpleanyo ng simbahan. Kumpleanyo birthday ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan, birthday ng simbahan. Ang simbahan ay hindi ho gusali lang. Ang simbahan ay tao, kaui, ikaw, tayong lahat, ang pamilya, Ecclesia Domestica, Domestic Church, binubuo ng tatay, hepe ng pamilya, kabesa ng pamilya, ang nanay, ilaw ng tahanan, ang mga anak, ang kanyang mga miyembro. Kaya munting pamilya ay munting simbahan. Yan. At ang mga pamipamilya, binobo ng sambayanan. Ito ang simbahan na nagkakatipon sa gusali na tinatayo. Kaya mga kapatid, ngayon ang kapistahan ng Espiritu Santo at ngayon ang birthday ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palakpakan ang Panginoong Diyos. Ayan, happy birthday. Happy birthday. Di ba pagka may birthday, masaya tayo? Amen? Amen. Ngayon, ang Espiritu Santo ang siyang nanahan sa mga apostol at kay Mahal na Birhen Santissima. 13 sila sa upper room. 13. Numero ng Mahal na Birhen, 13. Fatima. 13. Kasamang Mahal na Birhen, nanahan ang Espiritu Santo. Pinuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, birthday ng simbahan, birthday ng pamilya, birthday nating lahat bilang mga binyaga ni Kristo. Ano ang mensahe sa atin ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang pangatlong persona ng Santissima Trinidad. Ama, Anak, Espiritu Santo. Tatlong persona ay isang Diyos. Yan ang ating dakilang Diyos na sinasamba. Tatlo sila. Ngayon, nanahan ng Espiritu Santo para tayo ay gabayan, patnubayan, bantayan, protektahan at kalingain. Ano ang sagisag ng Espiritu Santo? Apoy, kaya nakapula ako. Apoy, hangin, tubig, o kaya alapaap, o kaya silyo, marka, indelible mark, indelible link, o kaya pagpapahid ng langis sa kumpil, sa binyag, nilalangisan sa ordinasyon. Ito ang mga sagisag ng Espiritu Santo. Yan. Kaya lang itong Espiritu Santo ay natutulog sa karamihan ng tao. Bakit? Wala sa kanila ang biyaya ng Diyos. Bakit? Nasa kasalanan sila. Sila ay nasa impluensya ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ang kasalanan ang siyang umaagaw sa atin sa Espiritu Santo. Anong sabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, inisa-isa niya ang mga bunga ng laman na kung saan hindi tayo pinaparanas ng Espiritu Santo. Ano yon? Kapitulo 5 ng Galacia. Kalaswaan, mga pita ng laman, kahalayan, kabastusan, kabalbalan, lahat ito ay bunga ng demonyo, bad spirit, evil, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagpapahula, nagpapakulam, mangkukulam. Yan ang mga bunga ng demonyo. Ano pa? Puot, galit, ngit-ngit, inggit. Lahat ito ay mga galing sa espiritu ng demonyo. Ano pa? Away-away, bangayan. Ano pa? Selos, selos. Ano pa? Ang dami nito. Ano pa? Tatamaan kayo lahat. Pati ako. Pagkaganid, pagkasakim sa kapangyarihan. Ito ang mga bunga ng laman ng demonyo. Laki sa layaw, kalasingan, paglalasing, mga adikto, adikta sa mga bisyo. Ito ang pumipigil sa atin maranasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bakit? Ano ang bunga ng Espiritu Santo? Sa ikalawang bahagi ng Kapitulo 5 ng libro o ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia. Ito,
22 hanggang 23 na bersikulo, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig na wagas, pag-ibig na tunay, kapayapaan, kagalakan, pagtiyaga, kabaitan, kahinahunan, pagiging maamo, pagiging mapitagan, pagpipigil, pagtitimpi sa sarili, kabutihan, katapatan. Meron ba kayo niyan? Meron kayo niyan sa mga sinasabi ko? O yun una, na bunga ng demonyo, bunga ng espiritu ng kadiliman. Ito ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya hindi natin nararamdaman ito ay sapagkat tayo ay nagugumon, nasasadlak, nalulunod sa kumunoy ng kasalanan. Kaya kailangan ng kumpisal. Kailangan ng kumpisal para maglinis tayo. Kasi punong-puno ng ngit-ngit, galit po at sindikit sa puso. Sindikit. Kailangan ng God linis. Operasyon linis. Kaya kayo ng mga ministro ng komunyon, kayo ng mga kolektor, mga choir, kayo ng mga deboto-debota, maghunos dili tayo. Ang ating paglilingkod ay kailangan malinis, mapitagan, kaaya-aya. Kailangan natin maglinis sa isip, kalooban, magkumpisal. Hindi tayo kumunyon ng kumunyon, walang kumpisal. Lingkod ng lingkod, nagpapataasan ng ihi, nagyayabangan, galing yan sa demonyo. Kaya kung nais natin magkaroon ng kapayapaan, pagiging mapitagan, mahinahon, mabait, bukas palad, bukas loob, bunga ng Espiritu Santo, kailangan natin ng kumpisal. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa Espiritong Banal na pukawin ang ating mga natutulog na kamalayan. Pasiglahin, palakasin ang ating mga mahihina, walang buhay na panalangin, paglilingkod sa Diyos. Upang ang Espiritong Banal, ang siyang lumukob sa atin, yung magpapabago sa atin, yun ang magtutulak sa atin sa misyon. Paano tayo magiging misyonero, misyonera? Hindi natin alam ang misyon, kung anong dapat. Ang Poong Nazareno, inuutos saan tayo, sinusugo tayo, nagawin ang kanyang ginawa. Hindi natin masunod-sunod. Bakit? Hindi natin alam ang ating misyon. Kung hindi natin alam ang misyon natin, tayo ay maging konsumisyon sa pamilya at simbahan. Kaya ang Espiritu Santo ang siyang ating gabay, patnubay, siyang ating kabatiran, ang lakas na matutulak sa atin gumanang tama, piliin ang wasto upang mabuhay sa atin ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang understanding na yan ay malalasap natin, madadalumat natin ang mga mihiwaga ng pananampalataya. Ang counsel, ang pagdidesisyon ay itatama natin. Gagawa tayo ng tamang desisyon, counsel. Ang fortitude, yung kalakasan ng kalooban, kurahe, tapang, na tayo ay magkaroon ng tibay ng loob, gawin ang tama, iwasan ang masama. Yan. Ano pa? Ang knowledge, ang karunungan, liwanagan ng isip natin, na maging nakatuon sa Diyos. At ang piety, yung pagdarasal sa publiko, hindi nahihiya. At ang fear of the Lord, natatakot sa Panginoon. Takot tayo gumawa ng kasalanan. At ang karunungan, pinipili ang mga bagay na para sa Diyos. Ito ang pito na kaloob. Natanggap natin sa binyag, kumpil. At ito ay hindi nag-oopera. Bakit? Tulog. Slumber. Nasa state of slumber. Kaya kailangan yug-yugin ang natutulog na kamayan, kamalayan. Pukawin ang natutulog na kalooban. Ito ang gawa ng Espiritu Santo na tayo ay stir up. Energize.
recharged with the electricity of God's love. Ang Paul Nazareno, binigay ang Espiritu Santo para sa atin lahat. Kaya kailangan bukas palad, bukas loob, salubungin natin ito. Kaya mga kapatid, sa pagpatuloy ng misa, papanibaguhin natin ang ating pagtatalaga ng ating sarili. Ang ating credo na ipinapahayag ay kailangan maging matibay, maging masigla, sapagkat ito ang gasolina ng ating kaluluwa. Oxygen of the soul is prayer life and the practice of faith. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroon ng mayumao, sa ilong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Inamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayong lahat ang ating kahinaan, upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang mga panaghoy, mga dasal ng bawat pamilya, Ecclesia Domestica, ang sambayanan, ang mga deboto-deboto ng Poong Nazareno, na ang sambayanan ngayon ay natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami lahat. Katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad kasama ang mahal na Birhen noong una na Pentecostes. Sa ngalan ni Kristo po Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh, no.
po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya ring nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap sa pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghelis na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ngayon ho, aanyayahan natin ang Espiritong Banal na itong ating mga alay na tinapay at alak ay pagiging ganapin na katawan at dugo, katauhan, kabanalan ni Jesus po na Nazareno. Hilingin natin din sa Espiritong Banal na pumasok sa ating kamalayan, kalooban, kaisipan, katawan, kaluluwa, na papanibaguhin ang ating mga maling pananaw, tanggalin ang ating mga masamang gawain, mga bisyo, tupukin ng kanyang apoy na nagliliyab ang ating mga kasalanan, ang ating mga kinahuhumalingan na galing sa demonyo na binanggit sa Kapitulo 5 ng Galacia. At tanggapin natin ang kaloob, mga bunga ng Espiritong Banal. Siya ang ating aanyayahan ngayon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig na ngayon ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Padre, si Jose na aming Senyor Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nakasubaybay sa live streaming, ang mga kapamilya kapuso namin sa ibang lugar. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Lourdes na dumadalaw sa Basilica Minor ng Quiapo. At ni San Jose, ang kanyang kabiyak na esposo, at lahat ng mga apostol, lahat ng mga banal, katulad ni San Juan Bautista, ang aming patron, at ng lahat ng mga santo at santa na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen ang siyang ating tugon na magkaroon ng buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na maunlad, buhay na puno ng pag-ibig. At ang Espiritu Santo ang siyang laging magbibigay sa atin. Kaya kasama si Jesus,
idilog natin sa Ama na pagkalooban tayo ng mga minimithi, mga hinahangad natin na peace of mind, peace of heart, at maunlad na buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Yadya mo kami sa lahat ng tukso. Amen. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos. Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkatapos ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and service sa darating na June 1, Webe sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya para sa mga detalye. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong simbahan at sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Doon sa aking homilya, nabanggit ko yung bunga ng Espiritu Santo at ang mga kalaban nito, bunga ng pita ng laman, etc. sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia. Ang buong Kapitulo 5 ay naroon, nilalarawan ang mga bunga ng demonyo at ng Espiritu Santo. Kaya kung nais ninyo, nais natin makapiling ang Espiritu Santo, repasuhin, tingnan muli yung mga kalaban ng Espiritu Santo at managtamasa tayo ng bunga nito, mga kaloob nito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mangyaring yung mukhang lahat sa pagtanggap ng bendisyon. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa niya kayong lahat ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay sa nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sampu na mga mahal niyo sa buhay, saan man sila naroon, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos! Alleluia! Alleluia!